Dito nga pala ako sa parlor at inaantay ko ang anak ko na nagpagupit. Mabuti na lang kunti lang ang customer at naumpisahan agad siyang gupitan. At ang napili na naman niyang gupit ay 2 black. Kumapa na naman kasi ang buhok niya, ang bilis tumubo. Ay, iwan ko ba sa buhok na yan ng anak ko, ang bilis tumubo. Sana naging babae ka na lang, nak. Charing! At ayan na nga, inipitan na ang buhok niya dahil sa sobrang kapal. Kung naging babae nga naman to ang anak ko, tiyak pagkaganda-ganda ang buhok, ang kapal. Tiyak papahabain ko talaga hanggang baywang. At ayan na nga ang result ng buhok niya at para na siya si Jose Rizal. Ay, iwan ko ba sa batang iyan, ba't ang hiling ng 2 black? Kaya magastos talaga pag magpagupit. Ano kaya ko ipakalbo ko na lang buhok na yun para iwas gastos? Joke lang, charing! Kawawa naman ang anak ko pag kinalbo. At ayan, malapit na rin sa wakas matapos. At ako'y antok na. Iba kasi ang naggupit sa kanya noon at iba naman ngayon. First time lang namin pumasok dito sa salon na to. Sa wakas, natapos din. Wow, ang ganda ng gupit ng anak ko. Tiyak, uulit na naman siya magpagupit dito. Thank you nga pala sa barbero. Natapos din. Makauwi na rin kami dahil gabi na. Akala ko alis na kami at hindi pa pala. Paano ba naman tong anak ko gusto pang manalamin at magsuklay? Binubusisi pa talaga niya kung talagang maganda ba? Ay, nabibinata na talaga ang anak ko. Tingnan mo naman. Hindi pa talaga kami makaalis. Nagsusuklay pa. Hinati pa ang buhok. Akala mo may pupuntahan? Uuwi lang naman kami sa bahay. Suklay pa more. Naiinip na si Barbero. Dahil may susunod na naman siyang gugupitan. Wala siya nga nang binidyohan ko pala. Talaga nga naman tong anak ko na to. Naglagay muna pala siya ng mask. Tayo na nak, uwi na tayo.